Well, mga idol, mukha kang may updated list itong si Kevin Durant patungkol nga sa mga teams na kanyang gustong salihan for next season. Ayon nga dito kay Ian Begley, Kevin Durant reportedly views the Philadelphia 76ers and Boston Celtics as desired landing spots. Nadagdag na nga ang team ng Sixers, mga idol, sa gusto niyang paglaruan. At sabi nga rin dito sa isang report na ito, Kevin Durant has interest in playing with James Harden. Matapos nga yan na hindi naging maganda ang kanilang pagsasama sa team ng Brooklyn Nets, ay mukhang gusto nilang i-run it back, mga idol. Mukhang sa tingin ni Kevin Durant, magiging maayos ang kanilang pagsasama this time around sa Sixers. Well, ang magandang balita naman dito kay Kevin Durant, ilan nga daw sa mga high-ranking officials na itong team ng Philadelphia 76ers ay interested in engaging trade talks to Brooklyn Nets about Kevin Durant. Interesado rin sila, mga idol, dito nga kay KD. Kaso ang problema nga nila dyan ay kulang ang kanilang mga assets para mapa-oo ang team ng Brooklyn Nets. Siguradong kinakailangan nga nila ng isa pang team para makakuha nila successfully itong si Kevin Durant. Pero anyways nga, mga idol, pag-usapan natin ang ating next balita dahil itong si Kai Soto ay sasalian nga si Jordan Clarkson sa Gilas Pilipinas, mga idol, sa laban nga nila against nga sa team ng Lebanon sa August 25. Darating nga daw itong si Soto sa August 18, mga idol, next week, at meron nga daw siyang 1 week para makapag-practice kasama ang buong team ng Gilas Pilipinas. Maraming nagsasabi na hindi nga daw ito sapat para makabuild ng chemistry at talaga namang magandang may pakita sa court. Pero wala na nga panahon kasi, mga idol, at yan na lamang ang natatanging oras niya para nga magamay ang sistema na ito ni Coach Chot Reyes. At para na nga sa ating panghuling balita, mga idol, itong team ng Lakers umaasa nga kay Russell Westbrook na i-improve ito for next season. Sabi nga ni Chris Haynes, Lakers are hopeful for a corner 3 shooting percentage bump from Russell Westbrook next season. Umaasa nga sila, mga idol, na this offseason ay pagtutuunan ni Westbrook, mga idol, ang pag-i-improve nga ng kanyang 3-pointer. Last season nga ay 29% lamang ang kanyang in-average, which is very disappointing para nga sa isang gwardiya. Below league average yan, mga idol, at may iba pang mga sentro na mas mataas pa ang mga 3-point percentage kaysa nga sa kanya. Kaya nga gusto nga ng Lakers na i-improve ito ni Westbrook dahil, mga idol, siguradong malaking tulong ito para sa kanila. Magiging threat na nga si Westbrook kahit papano sa 3-pointer. At pag nangyari yun, mga idol, lulubang ang paint para nga sa kanya, pati na rin kay LeBron at kay Anthony Davis. Yan nga, mga idol, ang inaasahan ng Lakers na improve kay Westbrook. At yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!